Ayan, dumating nga po itong in-order namin sa Abinson na at fully automatic washing machine. Ano? So, ito yung katas na 13-month pay. Ayan, so thank you, Lord, for the blessing. Ayan. Yo, inyong warranty. Pakiingat po, sir. Dalawang item po yun, sir. Sama yung sa warranty, sir. Okay. Tapos, pag-sip na lang, sir. Ayan, so ngayon guys, i-set up na natin ito para atin na itong magamit, ano. So, unang-una, of course, kailangan tingnan ang installation instruction. Kasama naman yan sa mismong item, ano. So, sundan natin yan. So, ilagay natin itong cover dito sa ilalim dahil dito, protection ito ng ano, sa mga daga, no. Para hindi makapasok. And then, kabit itong hose. So, make sure na ganyan po yung faucet ninyo. Kung wala, may nabibili naman sa Shopee ng mga adapter, no. Maraming ganyan. Yan. So, pag nakabit na natin, saka buksan ang faucet. Ayan, so dito guys, ang ginawa ko is after ko mabuksan yung faucet ay may tumulo dito sa ilalim. No, I think normal lang siya pag first time na mabuksan o malagyan ng tubig. Ayan. So, after that, ay ikakabit natin itong drainage hose. No? So, dito ay make sure lang na medyo masikip siya actually. So, hanapin lang paraan para mag-gas siya and then yun, lagay itong lock. Ayan. Next, dapat po i-check ay itong level niya, no? So, make sure na yung level niya o yung mismong gauge dyan ay pantay. So, yung bilog dyan na parang bubble o yung bula ay dapat nakagitna, no? So, mayroon naman niya dito ng adjacent. So, pihitin nyo lang yun siya, no? Clockwise. Ayan, para lumuwag. Counterclockwise naman pag higpitan. So, yan yung ginawa ko. Ayan. Actually, pwede naman siyang tanggalin yan. So, yan yung itsura niya, no? Then, balik nyo lang. Basta, ang goal lang ay magpantay yung bubble doon sa level niya. Next is, of course, bago i-operate ay dapat ay ma-check muna yung manual. Ano? So, napakahalaga yan. Okay, so, nalagay na namin yung labahin. So, medyo marami-rami ito. Ayan. Sabi na mano. So, of course, unang gawin, after malagay yung mga labahin, nalagay dyan yung sabon. Dyan lang po yung sabon, guys. Joke, hindi yan dyan. Barinig kita sa mukha eh! Check, make sure na, na yung level ng ano, sa gitna. Ayun, tama na. Para yung sabihin niya sa tabi niya. Ano. So, next dyan is, hilahin to. Actually, dito yung pagka liquid yung detergent. Dito yung powder. Dito yung downy, no? So, hindi na ako mag-downy. So nga pala, pagka mahina ang pressure sa area nyo, isang option dun. Kasi hindi, pag may na ang pressure ng tubig, hindi niya matunaw lahat ng nandito sa nilagay niyong powder. So, pwede niyo gawin guys dito. Meron yan dito. Saan ba yun? Ayan, dito pala, sorry. So, dito. Buksan niyo to. Dito ilagay yung powder sa bleach. So, pwede dyan. No? Option 2. Kapag ka may na ang pressure. Pero dito sa area namin malakas naman. So, ito tayo. Pwede niyo rin itong linisan, no? Pagka may mga dumi-dumi dyan. So, balik niyo lang. Pak lang ganyan. Oh, sorry. Nalaglag na ito. Kanya, ikot-ikot. Ikot. Ayan. Go. Habol. Ayan. Punuin yan. Tapos, lagyan natin powder. Yung powder dito, kailangan natin damihan. Kasi medyo marami-rami ang ating load. Dito ilagay yung powder. So, punuin ko na. Ayan. Yan, sobrang dami. Okay na yan. Naigin na yung sobra. Yan. Nabula kayo. Yan na yan. Kasi marami siyang lalaban. Yan. Tapos, after that, kung wala naman kayong lalagay na daw ni or what, tapos na natin. Tapos, sara. Ang kagandahan nito, pag sara nyo guys, ganyan, pusa siyang baba. Baga hydraulic na siya. Okay? So, yan guys, na nalagay na natin, no? Nalagay na rin yung sabon. So, yung anong gagawin is i-turn on. Ayan, so nag-turn on na siya. Meron siya dito mga option, ano? Normal, speedy, delicate, and baby care. So, sa case na to, yung labahin natin medyo may mga mancha. So, click natin itong stain master. Ayan, pwede rin naman itong merong sweet. Sweet ba? Sweat? Ano ba? And then, mud. Ay, talagang putik, no? And then, meron namang soya sauce. Yun yung pinakang tatlong
mode niya. So, doon lang tayo sa sweat. So, pag pinindot nyo itong stain master, automatic mawala dito yung option niya. So, dito nakaset na sa pre-program sa mail. Pero, pwede nyo pa rin siyang i-manual. For example, gusto nyo yung wash ay 30 minutes. Kaya hanggang 30 minutes lang siya pag naka-stain master, no? Pero, pag hindi naka-stain master, pag naka-normal lang siya, pag wash mo sa mail 12, may 3, yun. So, pwede mo siyang i-set na gano'n. Speedy, lalo na pag i-speedy mo, nag-ilaw din to. So, pwede siyang, yan, hanggang 6 lang, 6 minutes maglabas. Medyo mabilis yan. Siyempre, sidagdag niya pa itong range kung kailan siya magbanlaw, ilang beses magbanlaw, ilang minuto, yun, no? Tapos yung spin, kung ilang minuto din siya mag-spin. So, masaset niyo pa rin siya, guys. So, dun tayo sa normal. Ay, then, dito tayo sa stain master. Tapos, yung aking pagbanlaw siguro, or spin, 7 minutes pwedeng 5 minutes lang spin. Tapos yung pagbanlaw niya, ilang minuto ba ang max niya? 3. Okay na siguro itong 3 sa magbanlaw, 3 minutes. Yan. So, yan siya lahat. Once na naset nyo na siyang ganyan, kung yun yung gusto nyong setup, pwede nyo na siyang click yung start. Click natin itong start para mag-start na siyang maglaba. Yan. So, lipad na natin dito. Once na start nyo na siya, guys, hindi nyo na yung pwede buksan, ano? So, yun yung, ano nyo. Yan. So, hintayin lang natin kung anong gagawin. Dito sisirit yung tubig yun eh. Doon yung sabon. Kita nyo ba? Yan. So, dito yung sabon. Yan. May sisirit. So, as you notice yan, 67 minutes. Yun yung kabuuan na sumalag. Lagpas na isang oras. Sige lang. Marami kasi yan. Nag-start na siyang mag buhos ng tubig, no? Yun, dumadaan siya dun sa mismong sabon. So, buhos siya dyan. Ayan, start na siya. So, take note pala dito, guys, kung ano yung nagbiblink, ibig yun yung ginagawa niya. Sa ngayon, nagwawas pa siya. Pag nagbiblink naman yung rinse, yung pagbabanlaw, so yun, nagbabanlaw na siya. So, ganun lang. May, ito yung pinakakabuhan. So, pwede siyang iwan lang, no? Tututut naman sa tutunog siya kapag tapos na. So, ito ang kagandahan nitong ilit na ito. Wala ka nang i-worry. Pag kuha mo, ay isasampay mo na lang. Sana nga may washing machine na, ano, no? May taga-tupi na, may taga-sampay, char. May mga ganda naman. Okay, guys, habang nag-wash siya, no? So, i-explain ko lang kung bakit ito yung napili namin. Unang-una, inverter siya. So, ito, no? So, ibig sabihin, matipid siya sa kuryente. And, pangalawa, yung kanyang feature ay advanced na siya. Ito, hydraulic na. Hindi tayo mag-worry kung maipit na. Tapos, meron isang child lock, no? Gusto mo i-lock. For example, meron kayong bakagaya kung meron kong baby. Pwede siyang i-child lock. Long press lang yung 5 seconds yung icon na yun doon. Mag-child lock siya. Ibig sabihin, pag child lock, kung maglaro ang bata, mag-dive siya sa loob, automatic niya i-stop at saka i-drain yung water para hindi malunod yung bata. Yun, so, sa system na yun, hindi ito yung maglalock talaga. Wala naman dito. Ano yun, walang maglalock dito sa mismong cover niya. So, dun sa system lang. Which is, okay na rin. Ano pa ba ang ano dito? Advanced feature. Yung mga, yung buttons niya, medyo, malambot na siya. Soft touch siya. So, tapos, ang medyo, hindi ko lang gusto dito is may kabigatan siya. Pero, okay rin lang naman. Ang ginawa ko kanina, since nakalapag to sa tiles, para na-move ko, para ma-move ko dito is, habang doon sa tiles, nakakapit kasi talaga siya. Nilagyan ko muna ng karton. Sinapinan ko yung mismong mga paa niya ng karton para mabilis ko siya mahila. Para paraan na lang. Ma'am, galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! So, parang yun lang. Sige, of course, given na ito pag top load yung washing machine, ay matakot talaga sa tubig. Yeah. So, kung gusto nyo tipid na tubig, bilhin nyo yung sa side na front load. No? Yun yung mga matipid talaga sa tubig. So, yun. Ano pa ba? Yung previous namin na washing machine kasi yung twin tab, which is talagang kapagod kasi after niya maglaba, of course, ililipat mo pa sa spinner, alam mo yun. So, ito all-in-one na siya. Kaya ito yung advantage niya. Pero kung nagtitipid kayo, or wala talagang budget, pwede na yung twin tab. Malaking turong na rin kasi magkusot-kusot ka. Kung may extra budget naman, proceed na kayo dito. Okay siya. Ayan, so as you notice, nag-start na siya mag-ikot-ikot. 64 minutes na rin. Medyo matagal siya, guys. Actually, ano. Halos. Halos isang oras. So, wait lang natin.
Labahin, right? Laba. Laba? Ikot, ikot. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Say hi, Rel. Hi. Say hi. Tingin-tingin sa labahin. Puno ang washing machine. What? Buhin naman ang laba niya yan. Ba? Laba. Ba? Kumay. Yan. So, after na minute, na minuto. Yan siya guys. Nag-drain siya. Yan. Dinidrain niya na. Ang water. Pinukas na yun to dito kasi nagkakalat ito na nakalapag lang din. So yan yung solution. Yan. Pero may nabibili naman guys na thick talaga din. Temporarily yan yung ginawa ko. Pansamantala. Kasama na yun sa pansamantagal. Yan ako siya. So, tapos na siya maglaba. Ang next na yun ay rinse or pagbabanlaw. Yun. Sa wakas, tumunog na siya. Tapos na, hindi nag-off na rin. Wow, astig. Very good. So, buksan natin to. Yahoo! Wow, yun. Ready to sampay na to, guys. Yan, ito pala, guys, no, yung side na to. Meron tong pang-collect ng himulmul. So, check natin kung meron siyang nakuha mga himulmul. Buksan natin. Yun. So, meron siyang napuho. Yun. So, yan. Tapo natin. So, ganun siya. Nice. Balik natin. Yun. Ready to sampay na ito, guys. Ayan, so doon po nagtatapos guys ang ating video. Kung meron kayong tanong, pwede naman kayo mag-comment yan sa baba, no? At subukan natin sagutin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na para manotip kayo kung meron tayong bagong video. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!